Pagkakal ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For you are good. For you are good sa aming mga buhay. Hallelujah. Brethren in Christ, before we listen the Word of God, we believe the power of confession. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagdideklara sa ating mga buhay. Remember that we are the prophet of our own life, brethren in Christ. So what you have declared over your life, yan po ang magmamanifest sa buhay po ng bawat isa sa atin. With faith, with boldness and confidence, ang kapwa natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sansan tayo po, brethren in Christ, ang ating series about the attributes of God, which entitled Who He Is Before Us, and we're still here in Book 1, na kinuha po natin sa 1 Timothy 1:17. Now to the King of Eternity, incorruptible and immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever to the ages of ages. Amen. So be it. So that's how Apostle Paul described the God whom he was serving, the God whom he was worshiping, and the God whom he was believing, brethren in Christ. Bago tayo pumalaon, let us review sa ating pong mga binalangkas, sa ating na pong mga tinalakay. Part 1, inaral natin na siya ang Diyos na magpawalang hanggan. He is the everlasting God in Psalms 19:2. And part 2, siya ang Diyos na manlalalang. He is the creating God in Colossians 1:16. Part 3, siya ang Diyos na mga pangyarihan. He is the Almighty God in Psalms 91:1. And part 4, siya ang Diyos na marunong. He is the wise God in Romans 16:27. And part 5, siya ang Diyos na mapaghimala. He is the miracle working God in Psalms 77:14. And part 6, siya ang Diyos na matuwid. He is the righteous God in Psalms 145:17. And part 7, siya ang Diyos na matapat. He is the faithful God in Deuteronomy 32:4. And part 8, siya ang Diyos na makatarungan. He is the just God in Isaiah 45:21. And part 9, siya ang Diyos na mapagkakatiwalaan. He is the trustworthy God in 1 Corinthians 1:9. Part 10, siya ang Diyos na mapananaligan. He is the dependable God in 1 Corinthians 1:9. And part 11, siya ang Diyos na maaasahan. He is the reliable God in 2 Samuel 23:5. And that was last Sunday. At ating pinalangkas, mga kapatid, at inakronim ang salitang once. Praise God. Relying on God is relying on His word. Relying on God is relying on His affection or love. Relying on God is relying on His name. And relying on God is relying on His testament. And relying on God is relying on His salvation. And these are the acronym of the word once. Word, affection, name, testament, or covenant, salvation. We have to rely on these things because we rely on God. And this morning, brethren in Christ, we're now in part 12. Sabi nga po natin, hallelujah. Mag-usap tayo, mga kapatid. We just have 2 left para matapos natin ang isang aklat.
praise God, entitled, Siya ang Diyos na malalapitan. He is the approachable God in Hebrews 4:16. Lagi natin tandaan, mga kapatid, na sa panahon ng problema, naghahanap tayo ng malalapitan. Sa panahon ng pagsubok, naghahanap tayo ng malalapitan. Sa panahon ng pag-uusig, naghahanap tayo ng malalapitan. And well, praise the Lord, hallelujah, we have a good news to each and every one of us. May Diyos na naghihintay sa mga nais lumapit sa Kanya. Hebrews 4:16, Tagalog ang Biblia, magsilapit na tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. And of course, we know kung sino ang nasa throne of grace. It was God. Upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpog ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hallelujah! And in Amplified Version, let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners. Bakit? That we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time. Sabi nga natin, good time. For every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Praise the Lord. Sabi ng Book of Hebrew, lumapit tayo sa Diyos na may pagkakatiwala, walang pagkatakot. Tayo ay may lakas ng loob. We are confident, we are bold enough na lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos upang tayo magsipagtamo ng awa. And not only that, brethren in Christ, upang ating matanggap ang tulong ng Panginoon. Tulong saan, mga kapatid? Sa bawat pangangailangan ng bawat isa sa atin. At ang tulong ng Lord, ito po ay appropriate help. Ito po ay well-timed help. Brethren in Christ, and we could say, ito po, mga kapatid, ay napapanahon ng pagtulong ng Lord. Let us look the heart of God's attribute. Throne of grace is our daily help. Ang trono ng biyaya ng Diyos, yan po ang ating pang-araw-araw na tulong. Throne of grace is our real help. Kasi hindi lahat ng tulong, mga kapatid, ay tunay at totoo. Only the help of God ay yung tinatawag natin na tunay at totoo. Throne of grace is our appropriate help. Meaning to say, akma sa pangangailangan mo. If you need financial, He will help you and He will give you financial. Tama ba? Kung nangangailangan ka ng pagkain, He will give you food to it. Kapag ka nangangailangan ka ng protection, He will give you protection. Yan ang ibig sabihin ng appropriate. Kung ano ang kailangan mo, yan ang ibibigay, yan ang ipagkakaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Appropriate help, brethren in Christ. Bakit? He knows what you are needing. Alam niya kung ano yung kailangan mo. Alam niya kung ano yung panalangin mo. Alam niya kung anong dinidesire mo. Kaya praise God, His throne is the throne of grace, throne in our for our appropriate help, and throne of grace is our well-timed help. Hindi po siya tulad ng mga pulis na rumiresponde ang mga pulis pagkatapos po ng scene. Hindi yan tulad ng
saan pa lang sila darating. Hallelujah. Pero ang Diyos will time on that very moment that you need Him, naroon ang Diyos. Sabi nga ng Psalms, He is the very present help in times of trouble. Ibig sabihin, on that very moment na nangangailangan ka sa Kanya, aandun ang Panginoon sa atin. Amen. Para tulungan tayo. Hallelujah. Is that good news, brethren in Christ? Yan ang Diyos natin. Hallelujah. Ang mga tao magtumulong, laging huli. Praise the Lord. Pero ang Diyos, laging napapanahon. Kaya mga kapatid, manangan tayo sa Kanya. Again, the throne of grace is our daily help, real help, appropriate help, and well-timed help. Sabi na ng Psalms 73:28, ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Diyos, brethren in Christ, kung may sakit ka, walang masama na lumapit sa Diyos. Kung mayroon kang pangangailangan, hindi masama na lumapit ka sa Diyos. Sabi po ni David, mabuti sa akin ang lumapit sa Diyos. Ginawa ko ang aking aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Pag lumalapit ka sa Diyos, hindi din pwede na wala gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Hindi din pwede na walang gagawin siya sa situation mo. Hindi din pwede na walang gagawin ng Diyos. Hallelujah! Sa naranasan natin. Kaya sabi ni King David, it is good, mabuti sa akin ang lumapit sa Panginoon, but it is good for me to come close. Hindi lamang near, kundi close, maging intimate tayo sa Panginoon. Kasi as what I always mention, the more we are closer to God, the more na malayo tayo sa kaaway. Kaya ang kabaliktaran lang yan, kapag ka tayo ay nalalayo sa Diyos, napapalapit tayo sa kaaway. Be close to God. Be intimate to God, brethren in Christ. Wala pong masama. Ulitin natin, but it is good for me to come close to God. I have made the Lord Yahweh my refuge, that I may tell of all your works. Hallelujah. Ulitin ko, hindi papayag ang Diyos na wala siyang gagawin na mabuti sa buhay ng bawat isa. Palapagan po natin si Lord. Yan ang sinasabi ko, tingnan natin sa James 4:8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Baliktarin natin, lumayo kayo sa Diyos at lalayo siya sa inyo. Tama ba? So, mga kapatid, the more we become closer to God, the more He will become closer to us. Sabi niya, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo may mga dalawang akala. Kaya mga kapatid, ang paglapit sa Diyos ay kasabay dyan pamumuhay na may kabanalan, pamumuhay na may katuwiran. Hindi tayo pwede mag-stay sa kasalanan. If we want to be close to God, sabi ni Santiago, magaglinis kayo ng inyong mga kasalanan. Come close to God and He will come close to you. Recognize that you are sinners. Get your soul hands clean. Realize that you have been disloyal, wavering individuals with divided interests, and purify your hearts of your spiritual adultery. Mga kapatid, imposible na maging intimate tayo kay Lord, maging close tayo kay Lord, maging nigh tayo kay Lord if we continue sinning. Hindi pwede, mga kapatid. Ulitin ko, kung gusto natin maging close sa Panginoon,
mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng may katuwiran. Hindi pwede na mapapalapit tayo kay Lord, pero grabe naman, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan, paggagawa ng kaliguan, paggawa ng karunihan. Brethren in Christ, that is impossible. Again, if we want to be intimate with the Lord, clean your hands, O sinners. Sabi po ni Santiago, Hebrews 10:22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Kita niyo po mga kapatid, every time and all the time and time to time that we come to God, dapat lalapit tayo with a pure heart. Let us all come forward and drew near with true, honest, and sincere hearts in unqualified assurance and absolute conviction engendered by faith, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness, having our hearts sprinkled and purified from guilty evil conscience and our bodies cleansed with pure water. Maliwanag mga kapatid na tayo ay paglumalapit sa Diyos, mayroon isang tunay na puso, mayroon isang tapat na puso, at mayroon tayong dapat sincerong puso, mga kapatid. Let us be sincere sa Diyos. Don't take for granted yung paglilingkod mo sa Panginoon. This is the highest calling that we have ever in our lives, brethren in Christ. Kaya lumapit tayo na mayroong dalisay na puso. Again and again and again, hindi tayo pwede maging intimate. Hindi tayo pwedeng maging close kay Lord. Hindi tayo pwedeng maging nigh and malapit sa Panginoon. Praise God na hindi tayo namumuhay na may kabanalan. Hindi tayo namumuhay na may katuwiran. Narinig ko nga sa isang namangaral, ang pagsisimba does not make you a Christian. Ang pananalangin does not make you a Christian. Paggawa ng mabuti does not make you a Christian, brethren in Christ. What make us Christian? Because we believe Jesus Christ. Kaya mga kapatid, maganda yung lagi tayong close sa Panginoon para malayo tayo sa mga lala, plano at gawa ng kaaway. We have three things to tackle this morning. Attribute number one, we approach God through Christ's blood. Sabi nga po natin, blood. Hindi tayo pwede makalapit sa trono ng Diyos o sa presensya ng Diyos na hindi tayo nawisikan, hindi tayo nahugasan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Is that clear, brethren in Christ? We need first to be washed with the blood of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Hebrews 10:19. Mga kapatid, yamang may kalayaan. Sabi mo nga sa katabi mo, malaya nga. Malaya tayo lumapit, praise God. Walang hadlang. Sabi niya, mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So, friends, we can now, sabi nga natin now, without hesitation, sabi niya, walk right up to God. Pwede tayong makalapit sa Diyos into the holy place. Jesus has cleared the way by the blood of His sacrifice, acting as our priest before God. The curtain into God's presence is His body.
Kaya mga kapatid, di ba po, when Jesus Christ died on the cross, He tore the veil. Because in the Old Testament, not everyone can enter the Holy of Holies. Ang nakakapasok lamang po once a year sa Holy of Holies ay yung high priests. And that is only once a year. And if the priest is not worthy, he will automatically die. Kaya when Jesus Christ died on the cross, He tore the veil so that everyone can enter through the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nakakapasok tayo sa kapanal-banal ng trono ng Panginoon. Kaya nararanasan natin ang Kanyang Espiritu, nararanasan natin ang Kanyang presensya, nararanasan natin ang Kanyang kapangyarihan, because we can now enter into the Holy of Holies where the Spirit, the presence and power of God resides, brethren in Christ. Amen? Hallelujah! Sabi mo, I like that. Kaya kung wala ang dugo ni Jesus, no one can come to the presence of God. Kung walang dugo ni Jesus, no one can approach God, because if without the blood of Jesus, they will die. Hallelujah! Salamat sa Diyos! Dahil hindi tayo, may mga pagkakataon na hindi tayo karapat-dapat. Hallelujah! Pero bakit tayo nakakatayo, nakakalapit sa presensya ng Diyos? Because that is by the blood of our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, hinugasan ka na ng dugo ni Jesus. Will you agree with me, we brethren in Christ? We have been washed with the blood of our Lord Jesus Christ. Attribute number two. We approach God through Christ's Spirit. Hindi ka makakalapit sa presensya ng Diyos kung hindi ka sinangkapan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Hallelujah! Kaya nga we accepted Jesus Christ in our hearts, He automatically deposited the Holy Spirit in our hearts. At basa tayo, mga kapatid, Ephesians 2:18, sapagkat sa pamamagitan niya, tayo'y may pagpasok sa isang Espiritu rin sa Ama. Sabi ko dito, mga kapatid, for it is through Him, sino yung Him na yan? Jesus Christ, that we both, whether far off or near, malapit ka man, malayo ka man, now have an introduction, access by one Holy Spirit to the Father, so that we are able to approach Him. Paliwanag yan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nakakalapit tayo sa Diyos because we have the Holy Spirit of God. Amen? Sabi ko nga, mga kapatid, spirit to spirit. We cannot communicate with God without having the Spirit, because the Spirit of God is our access sa Diyos. Amen? Kumbaga, hallelujah, hindi tayo makakakunik sa Wi-Fi kapag walang signal. Kailangan natin may signal para maabot natin, makakunik tayo. Ganun ang Diyos. We have that Holy Spirit. Ano pa Holy Spirit mo? 4G? 5G? Ano ba Holy Spirit mo? Gaano kalakas? Sumagap! Praise God! Para maka-communicate tayo sa Diyos. And brethren in Christ, again, we are so much blessed because Jesus Christ deposited His Holy Spirit in our hearts so that we can have access to our God. Amen? Sabi mo nga, Holy Spirit. Kaya sinasabi ko, pag nananalangin kayo, huwag naman yung hold up ng panalangin. Napapakipigit mo ng iyong mata, sasabi mo, Lord, pahingin, hindi. Mabibigla si Lord. Kung baga sa magulang, lambing-lambing muna ng kaunti. Praise God! Anong ibig ko sabihin? Bago ka mag-pray, worship muna kay Lord. Hallelujah! Lord, You are good. You are kind. Praise the Lord. Lambingin mo muna ang Panginoon through worship.
ang spirit, kapag naramdaman mo na ang spirit ng Lord, naramdaman mo na that you are connected to God, that's the moment na pwede na tayo manalangin sa Panginoon. Amen? Amen. Attribute number 3, we approach God through Christ's faith. Pag sinabi ko Christ's faith, because your faith, my faith, our faith is not our faith. Iyan po ay pananampalataya ng Panginoon. Tama? Sabi nga, mga kapatid, diba sabi ng Bible, He is the author and finisher of our faith. Sino ang author ng pananampalataya natin? Si Jesus. Tama? Hindi kay Jesus pananampalataya yan. Ang sabi nga ng Mark, have faith, hindi in God. Have faith of God. Magkaroon tayo ng pananampalataya ng Diyos. Pananampalataya tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Basa tayo, Ephesians 3:12, na sa kaniya'y mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-aasa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kaniya, in whom we have the boldness, joyful sense of freedom, and the access. Sabi nga po natin, access. Ano yung access? Privilege to enter in confidence by means of faith in Him. Kaya mga kapatid, hindi tayo makakapasok sa trono ng Lord kung punong-puno tayo ng pag-aalinlangan, punong-puno tayo ng pagdududa. Pero kapag ka tayo ay mayroong great faith, strong faith, hallelujah! Mga kapatid, anytime we can approach God. Kasi pag sumasampalataya tayo, lumalapit tayo sa Diyos. Mga kapatid, sabi ng Bible, we have that hope. May pag-asa tayo. Pag-asa na makakaamon tayo. Pag-asa na makakasurvive tayo. Pag-asa na magtatagumpay tayo. Pag-asa na tayo ay guginhawa, mga kapatid, sa ating mga buhay. Let us sum up, brethren in Christ. We approach God through Christ's blood. We approach God through Christ's spirit. And we approach God through Christ's faith. Alam niyo po yung BSF? Yan po ay acronym ng best friend. Be friend ni Lord. Kung may pipiliin tayong kaibigan, si Jesus na ang piliin niya. Ang kaibigan pwedeng magbago. Tama? Ang best friend, someday will become your best enemy. Pero si Lord, kaya nga sabi ng Bible, sabi ni Jesus, hindi na kita tatawagin alipin. Tatawagin kita kaibigan. Kaya we are the friend of God, amen? Sabi mo, I am a friend of God. Agree ba tayo mga kapatid? Kaibigan tayo ng Diyos. Best friend natin si Jesus, amen? At ganun tayo ka-intimate, ganun tayo ka-close sa Kanya. And Matthew 11:28, sabi ni Jesus, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal na kapagod at nangabibigatan luma. Sobrang pasawayan na lang. Ang daming problema. Ang daming mga responsibilidad. Mabigat. At bakit pinapalapit ka ni Lord? Kayo'y aking papahingahin. Gusto ng Diyos, rested tayo. Tama? Ang problema sa tao, hindi lumalapit sa Diyos. Ang problema sa mga Kristiyano, hindi lumalapit sa Diyos. If you want a restful life, come to Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, kayong lahat na mga nangapapagod, yung
may sabi sa Amplified, come to me. All you who labor and are heavy laden and overburdened. Nako, parang gusto mo na magpakamatay pag overburdened ka, tama? Gusto mo na mag-ikog sa Bisaya, ikog. Gusto mo na maglaslas, gusto mo na magpatiwakal, gusto mo na magdikti. Because you're overburdened. Para kasi at last, pasan-pasan mo yung mundo. Problema ng piyanan mo, problema mo, problema ng mga anak mo, problema ng mga kapatid mo, problema mo, problema ng asawa mo, problema mo, problema ng mga kapitbahay mo, problema mo. Dami ng problema. You are overburdened. At ito mas matindi, and I will cause you to rest. Tingnan niyo po. Paano ka pagpapahinga ni Lord? I will ease and relieve and refresh your soul. Anong ibig sabihin ng ease? Iibsan yung mga nararamdaman natin. Iibsan yung mga kapaguran natin. Tatanggalin ni Lord ang lahat ng kapagalan natin. Bibigyan ng kapayapaan ni Jesus. Why? That is resting in His presence, brethren in Christ. He will ease. Hallelujah. Amen? Amen. Ako ngayon, hindi na ako masyadong burden. Updated lahat. Bahay ko ngayon, updated. Praise God. Kuryente ko, updated sa bahay. Tubig ko, updated. Internet ko, updated. Ang church, updated. Bakit? Wala na ako masyadong iniisip. Hallelujah. Bakit? Sabi ko nga, mga kapatid, Lord, bahala ka na. Hallelujah. Kaya nagtatanong ako kay Michelle, kasi kailangan natin ang malaking burner, kailangan natin ang malaking kaldero, kailangan natin ang malaking rice cooker. Kasi sabi ko nga sa inyo, makikita ninyo, praise the Lord, how God magiging, sabi ko, ito po, tingin kayo sa akin, nag-pray-pray ako kay Lord. Kasi sinabi ko kay Lord, alisin mo ang lahat ng mga pasaway sa church. Amen? Kasi ayoko ng pasaway, masakit sa ulo, burden. At alam niyo po, ang masaya, magdadala si Lord ng mga bagong leaders na mga mababahin. I will become rested in the presence of the Lord. Kaya nga, nagagalit lang naman sila sa akin kasi malupit ako. Bakit malupit? Sino bang hindi magagalit? Back up? May hangover? Worship leader? May hangover? Youth leader? Nagiinom? Diyos din natutuwa sa ganon. Puro hipokrito. Hipokrita yung mga lilingkod sa kanya. Of course na. Kaya ang dalangin ko kay Lord, Lord, alisin mo ang lahat ng mga pabigat, mga burden sa church. At maglagay ka kung saan ako rested. That is my prayer. That is my prayer. Kaya hindi ako nagtataka. Actually, hindi man ako na ano, na nag-aating sila sa iba, ipakita nila ang bagong buhay. Kasi kung kahit mag-aating sila sa ibang church, kung walang nabago sa buhay nila, mga kapatid, hallelujah, sorry to say, yan ang sinasabi ko, walang problema mag-aating sa ibang church, basta makita ang totoong born again, tama? Kasi alin, paatin natin para ipakita kay Pastor Lito, para masaktan si Pastor Lito, para I don't care. Brethren in Christ, I don't care. Hallelujah. Basta sinasabi ko, mga kapatid,
Ang pangako ng Lord, lumapit kayong mga napapagal, mga nabibigat ang bibigyan ka ng kapahingan. Darating ang panahon, church, kita niyo po, lalabas na lang ako dyan sa opisina para mangaral. Everything is ma-okay na. Praise the Lord. Maganda yung nasa opisina ako, may pupunta doon na leader. Pastor, in just 5 minutes, magsisimula na po tayo. Praise God. Tapos pupunta yung music director. Pastor, okay na po ang lahat. Tested na po ang lahat. Na-check mic na po ang lahat. Okay na po at prepared na po ang lahat. Amen? So wala na po ako magiging burden under what I'm praying for, brethren in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And ano pang sabi ng Bible? I will ease, I will relieve. Aalisin talaga ng Lord ang lahat. Ito ang pinakalas. Ito ang maganda. Tingnan niyo mga kapatid sa message. Are you? Kaya sana na verse pero message. Are you tired? Marino, pagod ka na ba? Ikaw ba, Michelle? Pagod ka na rin ba? Ikaw ba, ano, Archie, pagod ka na rin ba? Ako, wag niyo akong tanungin. Kasi hindi lang ako pagod. Pagod. Pero why I can smile now? Marami na po, unti-unti na po inaayos ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Are you tired? Worn out. Ibig sabihin ng worn out. Ano ibig sabihin ng worn out? Nalunay-lunay ka na. Wala ka na may buka. Worn out ka na. Ano pa po? Ito na, mas matinding. Burn out on religion. Sabi ni Jesus, come to me. Get away with me and you'll recover your life. Ito ang maganda. I'll show you how to take a real rest. Mahirap yung mag-pre-pretend, mga kapatid. Magbibigay ang Diyos ng tunay na kapahingahan sa bawat isa sa ating church. Bring up your attention. Pag dumarating tayo ng kapaguran, dumarating tayo ng kapagalan, never let your mind na maiisip mo na inahubisa tuknang naku. Tama ba, mga kapatid? Huwag darating sa isip mo ang quitting, stopping, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Sabi ni Jesus, I will show you how to take a real rest. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon, mabuti ang Diyos. Tingnan po natin sa last slide. The impartation of God's attribute, should I say, find rest in Him from burnout. Praise God. Find rest in Him from risk or danger. Find rest in Him from overburden. Find rest in Him from unusual trials. Find rest in Him in grief or pain. Find rest in Him from heavy laden. Find rest in Him from tiredness. Burnout ka, pagod ka, nasasaktan ka, overladen ka, and then heavy laden, marami kang pasal sa buhay. Church, just come to Jesus, because we have brethren in Christ that access to the throne of grace. Brethren in Christ. Amen? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, thank you Lord. Lapit lang tayo sa Panginoon. Ako po, ang pinakasekreto, mga kapatid, ay devotion. Yung kapag kami pagod na ako, I always spend my time with the Lord. Crying in the Lord.
umiiyak sa Panginoon. Wala namang masama umiiyak kay Lord. Pagsumbong sa Panginoon. God ay nariyan para pakinggan ka. Ang Diyos ay nariyan para yakapin ka, mga kapatid. That's how good our God is, brethren, in Christ. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, because you are really good. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus. Salamat, God. Sige po, mga kapatid, talagang tama po. And let us feel. Hallelujah. 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 Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga pangako. Thank you for the blood. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for the faith that you have given to us. We can now fearlessly, we can now boldly, we can now confidently come into the throne of grace. Ma, Lord, inaamin namin na may mga panahon na papagod kami. May mga panahon, Lord, na hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. May mga panahon, Lord, na hindi namin alam kung kanino kami tatakbo. May mga panahon, Lord, na we have nothing shoulder to cry on. Wala kami minsan mapagsumbungan. Wala kami minsan maiyakan. Pero Lord, sa panahon na nag-iisa kami, narunong ka para kami yakapi, para kami palakasin, para kami bigyan muli ng panibagong sigilan, pag-aasa. Lord, salamat na marami. Kasi hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lalo na sa panahon na kailangan ka na lang. You are there for us. Nalaanan namin, Lord, yung footprint din na saan. Kanon, Lord, na-notice niya that there was two pair of footprints in the sand. Pero in the last, Lord, sabi niya, when I needed you most, ang nakita niya isang pares na lang ng paa ang naglalaghat. Then you replied, Lord, away ka mo, it was then I carry you. Salamat, Lord, dahil kung hindi na kami nangangap, wala na kami kakayanan. Hindi na namin kaya. Yun ang panahon, Lord, na kinakalog mo kami. Yun ang panahon, Lord, na binabasan mo kami, Panginoon. Salamat, God. Salamat, Jesus. Dahil you're always there. Alam namin, God, na kapag hindi na namin kaya, ito ang panahon na nakakalungin mo. At ang lagi mong sinasabi sa amin, magpatuloy ka na. Magpatuloy ka na. Kaya Lord, alam na mga pagsubok, magpatuloy po kami. Alam ang Panginoon, yung aming pinagdadaanan, magpatuloy kami. Kasi alam namin, malakas yung aming loob, nariyan po kayo para sa amin. Nariyan ka para kami palakasin. Nariyan ka, Panginoon, para kami patibayin. At alam namin, Lord, na you will give us victory.
Ano man po yung aming mga pinagdadaanan ng mga challenges, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Salamat God, salamat Lord, kasi ikaw ang nangako. Kapag kami ay nabibigatan na po, kapag kami ay napapagod na, lumapit lang kami sa'yo. At salamat Lord dahil we have that access na kami ay makalapit sa iyong tulo ng biyaya upang magtamo kami ng tulong sa kalahon na kailangan namin. Salamat God, salamat Lord. Yakapin niyo po kami minsan, Panginoon. Namimiss namin yung aming unang karanasan sa iyo. Yung parang ayaw namin matapos yung araw dahil naramanasan ka namin. Yung ayaw namin matapos yung oras dahil nararamdaman namin ang iyong pagyaman. Lord, thank you, thank you. Yakapin niyo po yung bawat isa sa amin this morning, Lord. Alam po namin, Lord, na you are the God. Ikaw ang Diyos na nag-i-strengthen sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord. Whatever prayer we have today, pakinggan niyo po kami, Panginoon. Thank you, Jesus. And this is our prayer. In Jesus' name shall we say, Amen and Amen. Palapagan po natin si Lord.